morning. Nakapag-picture pala sa inyo. Ay, oo, oh, good morning. Sir, kaya ba? Kaya, okay lang. Hindi talaga ako nagpapatulong. Kasi paano? Paano kung wala ka? Di mahirapan ako. Picture ako sa inyo, sir. Okay lang ba? Okay. Nasaan yung ano, kausap natin? Patay mo, bro. Ah, bro, dito okay. Ka ba? Oo, oh, picture ako. Dito ka, bro. Tama ako. Pumunta lang ako dito para magpa-picture sa inyo. Ikaw ba? Ang okay, driver eh. 1, 2, 3. Baka sa 1, 2, 3. Thank you, sir. Okay. Nasaan yung kausap ninyo? Sir? Darating daw ba? Iwan ko, sir. Ayun, chinik na ni Rodel din sa loob. Kung darating? Oo, kung nandyan na. Sige. Kausapan, ano ba? Kausapan naman 11 daw eh. Adi, okay lang. Late lang tayo ng ilang minutes, no? Sino ba nag-request na magkaharap kayo? Si Rodel po. Sino? Si Rodel? Apo. Bakit? Taga rito yung kabila. Apo. Ano bang nangyari sa sasakyan? Nabentahan kayo ng sablay? Problema ho sir, yung papel eh. Yan. Picture. Doon ka, kapatid. Ingat! Madong lang ako. Ay? Oo. Ingat po. Ano bang nangyari dyan? Nakabili ka? Opo, nabili ko po sa kanila, sir. May napasinap po kami noong una pa. Pero may pinag-iitan po nila sa amin na okay. Kasi po, na-rehistro pa daw po nila. So, may problema? Pero may problema po ang OR-CR po. Pati po OR, tsaka po siya. So, yung sasakyan, hindi yung tama? Opo. Pero hindi pa sinabi ng HPD kung karna. Hindi naman po. Ang sabi lang po ng LTO, sabi niya po ay, sir, may problema po ang inyong CR. Ang inyong pong CR ay fake daw. Ah, okay. Ma'am, good morning. Good morning. Sino ang kabilang party? Si Mark po. Sir. Ah, okay. Ay, thank you. Sila muna ang paupuin. Yung magkabilang party. Dito ka ba? Yes po, sir. Sino ang taga Lupon dito? Sino ang mga Lupon? Lupon po. Ang Lupon namin siya at Lumbelis po. Hindi, sinong naharap sa kanila? Sa parte ng barangay. Si At, tawagin ko lang po yung masinan ko namin. Pahingi kami upuan, dalawa dito. Ay, si Ma'am pa ang nagbuhat. Grabe. Bro Jerry.
Yan man po. Kayo po yun. Kayo po yung nagsabi na hindi po po tumatakot si Uli. Sabali po ang personal ano niya. Sinamahan ko lang po siya. Sa kanya man ang lahat, sinamahan ko lang itong katabi ko. Hindi ko pang alam pangalan. Kasi po, dumulog sa akin. Pangbitin ko lang po sa buting namumuno ng pagtutulong. Ayon po dito sa katabi ko, siya po ay may nabiling sasakyan. Ano po? At ito po, kaya po tayo ay nauwi sa ganitong pagpupulong. Ayon po sa kanya, ay na-question ng LTO Tagaytay ang kanyang ORCR. Para sa kanilang po ng lahat, ang ORCR, kumbaga sa tao, birth certificate. O, ma'am, naku-question po ng LTO Tagaytay ang dokumento ng nasabing sasakyan at sinasabing peke at hindi nagtutugma yung description ng ORCR doon sa sasakyan. Ano po? At ayon po sa kanya, siya at siya no, ay nagkaroon ng bilihan dito sa sasakyan na ito. Ngayon po, ang payo ko sa kanya, dahil siya naman ay dumulog sa akin, ay itulog mo sa barangay at ipaparating natin sa punong barangay kung ano ang problema. Ipinayo po natin yan sapagkat siya po, siya, presidente ng inyong barangay. Yun, opo. Upang sa pamamagitan po ninyo, ay huwag nang mapahaba pa ang problema. At ang mong bahay ko po, dito sa aking katabi, na dumulog sa akin para po matapos na yung problema sa inyong pagitan, ay isauli na lamang ang sasakyan at ibalik ang pera. Ako po ay naniniwala na tama ang ganong solusyon. Dahil katulad ng nabanggit ko po, questionable ang dokumento ng nasabing sasakyan. Sinasabi ng authority na ito ay peke at hindi tumutugma ang mga detalye doon sa sasakyan. Yung pong ibang usapin po, kung sino man yung totoong bumili, dahil ang pagkakalam ko po, ito ay pinagtiwalaan lamang ng kanyang kaibigan, hindi yun ang usapin. Ang usapin po dito, yung sasakyan. At malinaw po, na sila naman dalawa ang nagkaharap patungkol dito sa bilihan na ito. Tama? Yun lamang po at pinaayag ko para sa party nito. Kasi po, kung hindi gano'n ang mangyayari, eh hahaba pa ang kwento. Baka hanggang sa ito ay mauwi sa korte, mas lalaki ang problema. At sa inyo naman po, iminumungkahi ko kung mangyari itong ganitong solusyon, saan ang galing yung sasakyan at kapag naibalik sa inyo at naibalik ninyo pera sa kanya, ang may mumungkahi ko sa inyo, voluntarily dumulog kayo sa HPG para malinawan nyo ano yung problema. Bakit ganun ang minumungkahi ko? Baka ginagamit ninyo ito pala isang kot sa krimen, lalaki ang problema nyo. Kaya, kalasin natin yung problema. Nabili niya sa inyo, ibalik ang pera, para wala niya ang pagkakuan. Ibabalik niya ang konsep. Kayo naman, hindi naman ang tinitingnan ko, ang panig lamang nito. Dahil alam naman ang lahat sa inyo na kami ay advocates.
Hindi kami tumitingin sa isang panig lamang. Kaya pinakamaganda ang gagawin ninyo, kapag may sauli sa inyong sasakyan, diretso agad sa HPG. I-surrender ang papers para mag-imbestiga ang HPG. At kung may problema, masunusunan ang maaga at mapanagot ang dapat managot at may balik ang sasakyan kung sino ang tunay ng may-ari. Yan po ang pinaka-simple at mabilis na solusyon. Yun po ay mungkahi ko lang sa kanila. No, katulad po na nasabi ko, kung hindi ganun ang magiging solusyon, mauuwi ito sa korte. At pag nauwi ito sa korte, mas lalaki kapatid ang inyong problema. No. Kasi base sa mga pangyayari at base sa dokumento, talagang sa pagitan ninyong dalawa ay sa iyo galing ang sasakyan. Kung saan man galing yon, wala kami sa posisyon para questionin. Yan ay problema na ninyo, na yun nga, nabanggit ko, may ipinapayo ko sa inyo pagkasauli na pagkasauli sa inyo ng sasakyan, itulog sa HPG. Para kung ito ay may problema, hindi ka maiipit. Kasi nakikita ko naman po na itong kaharap natin, mabubuting tao, maaaring biktima lang din ito. Yes, kasi hindi naman ito haharap kung ito ay mga may kabulastugan o katarantaduhan, di ba? Oo. Yun po ay mungkahi ko lang dito sa ating putihing taga Pamayapa. Taga Pamayapa. So, yun lamang po. Sa kanila naman to, kung tayong may napalit, sige po. Kung masasabi mo dyan. Kami sir, usap na rin kami nito dito na magsauli na. So, sa ganong usapan, ang gusto namin sa barangay para mayroong mamamagitan. Yun na po. At pangalawa, ang tatanggap ng pera, dapat yung original bayad para na walang problema. Ngayon, kung mayroong testigo naman, kayo patuloy nyo. Ganito, may mga bagay po siya na nabanggit na hindi dapat pag-usapan dito. Hmm. Kaya kanyang kalaman, nakahanda akong mag-witness. Yeah, okay. Alam niyo ba kung bakit? Okay na. Oo. Okay na. Siguro malinaw sa inyo. So sa puntong yon, wala na kayong pakialam. Basta kung magkano yung nabigay sa inyo, ibalik ninyo at ako'y nakahandang mag-witness. At pag nabalik na sa kanya yung pera, tayong lahat ay wala ng pakialam kung saan niya dadalahin ang pera. Ang mahalaga lamang, may record tayo sa barangay. Okay. Okay po yun. Okay sa'yo. Okay sa inyo. Okay, okay. Ngayon na. Gusto nyo, ngayon na. Ngayon na. Dala mo sa sasakyan. O yan. Ngayon na to. Witness sir. Witness sir. Check ko yung sasakyan. Sige, check natin sa sasakyan. Sige. Hindi ko lang problema kasi si Sir nandiyan, testigo. Dito may taga, may apa, testigo. Okay na. Yes, okay na yun. Para happy lahat. Kausap ko na yun sila. Diba? Sure, God. Kasi yung kasiguruduhan lang namin, Sir, na ang pera, pera yan eh, diba? May bigay sa tama. At yun po, pag naibalik yung pera, wala na tayo. Ako nang bahala. Kung anong gusto mo, mapayapa o mamayapa. Yan, oh, di ba? Okay. Okay na. Oh, son. Yun po na ibibigay, sir.